grabe, kinikilabutan ako ngayon. Legit, ayan, nakikita nyo? Ah! Nalaglag pa! Sa sunog! Ayan pa, oh! Grabe! Ayan, oh! Ang dami panalo! Pinasok na kami yan nandito sa loob ng bahay! Grabe, kinikilabutan ako ngayon eh! Kung nakita, tingnan niyo to! Ayan guys, tingnan nyo, garapata yan eh. Pakapanginabot to guys. Ayan, nakikita niyo ba? Nakakadiri siya kasi ang bibilog niya. Tapos makikita ko meron ako sa bed. Nakakadiri and nakakatakot talaga siya bukod sa pwedeng magkasakit yung mga fur babies ko. And yan talaga yung kinoconcern ko. Ayaw na ayaw ko talaga ng garapata. Ah! Nalaglag pa! Ayan o, garapata, ang laman. Ayan, ang dami na nila. O, kikita nyo yan. Niyang mga anak, mga June or July, nag-start yung garapata doon. Kasi after niyang mga anak, tumatakas na ulit siya. Ayun, nakapagdala siya ng garapata. Concern ko kasi talaga sa kanya, ang wino-worry ko is bakit siya nagka-tick and please while siya is meron naman siyang tinitik. Hindi yan gagamba. Garapata to. Nakahiga na ako. May kausap ako nun sa phone. Sabi ko, parang familiar tong insekto na to. Sabi ko, wait, parang garapata to. Pag-check ko, ayun, confirm. Una, may nakita akong isa. Pagtingin ko dun sa sunod sa taas, meron ulit. And dito sa ceiling na to, may nakita na naman ako. And dun ako kinabahan. Kasi yung inoflat na siya. Para siyang mga eggs, may mga itlog na siya. Yun yung winoworry ko din kasi hindi ko alam kung saan sila nag-iwan ng itlog. Sa ceiling, habang naglalakad ako, nakita ko, ang laki niya, talagang bilog. Tapos, pwede ko ng itlog na to kasi flat na siya. Madami! Madami siya. Ang winoworry ko is, after kasing humiwala, yung iba buhay pa. And baka mag-iwan namang itlog kung saan-saan. Ayan, ang dami na nila. O, kikita nyo yan. There are diseases that can be transmitted from the blood na naandoon sa ticks. It's not safe for us to just touch the ticks by our hand. At hindi rin safe na tirisin natin gamit ng ating kuko or bare hands yung garapata. We can get tweezers, pwede nating walisin, pwede nating gamitan ng vacuum. Ano
natin maiiwasan na hindi magkagarapata, kailangan bigyan natin ng medication na panggarapata against garapata yung ating pets. May mga oral medicines na tinitake yung ating mga pets na binibigay natin safely sa kanila, depende sa timbang, para kapag kumapit sa kanila yung garapata, mapaparalyze yung garapata, hindi na aabot sa punto na makakagat sila. Mga 2 days or 3 days na akong wala nakikita sa bed ko. So far, wala na pa akong nakikita. Legit, ayan, nakikita nyo?